Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Papasukin mo ang swerte sa iyong bahay, gamit lang ang ilaw. Ang liwanag na dulot ng maliwanag na bumbilya ay nakapagbibigay ng positive at good energy. Kapag ang bahay ay kulang sa corners o sulok, nakatutulong ang liwanag o ilaw upang matukoy kung nasaan ang nawawalang sulok. Ang liwanag ay kumakatawan sa simbolong fire. Ito ang yang sa pag-aaral ng yin-yang feng shui philosophy. Ang liwanag ay mahalaga sa bungad ng bahay. Ang maliwanag na bahay ay nakakaakit ng good chi o positive energy. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming tao ang pumapasok sa mga kainang maliwanag at maaliwalas kaysa sa mga madilim at maliliit na restaurants. Para makamtan ang career luck, maglagay ng ilaw sa north. Kung nais mo naman ay fame and recognition, maglagay ka ng ilaw sa south. Ang east ang iilawan kung ang gusto mo ay mabuting kalusugan. Ang west naman ang iilawan kung nais mo na swertihin ang iyong mga anak. Northeast ang ilawan kung nais na makamtan ang education luck. Southeast ang paliliwanagin kung nais mong yumaman. Kung nais mong dumami ang kaibigan at mga taong handang tumulong sa iyo sa lahat ng pagkakataon, maglagay ka ng ilaw sa northwest. Southwest ay para swertihin sa pag-ibig. May dalawang klase ng pag-iilaw, hard lighting at soft lighting. Ang paggamit ng colorless light, kagaya ng fluorescent light, ang halimbawa ng hard lighting. Ang bumbilyang manilaw-nilaw naman ang halimbawa ng soft light. Ang hard lighting ay dapat na gamitin lang sa opisina, harapan ng bahay, porches, hallway, landing ng hagdanan, salas, dining room, study room o anumang lugar kung saan laging maraming tao. Ang soft lighting naman ay sa bedroom o anumang silid na nangangailangan ng katahimikan. Ang paggamit ng lampshade ay halimbawa ng soft lighting. Panatilihing nakabukas ang ilaw ng 3 oras. Sapat na iyon para ma-activate ang isang area. Ang mga lugar naman na hindi nangangailangan ng liwanag kung hindi rin lamang ginagamit ay ang toilet, kitchen, bathroom, storeroom. Isara ang pinto at ilaw ng mga nabanggit kung hindi ginagamit o walang tao. Kung kayo ay mayroong budget, ang pinakamagandang ilagay sa bungad pa lamang ng tahanan ay ang crystal chandelier dahil ito ay nakapagdudulot ng ibayong liwanag at nakapagpapalaki ng isang lugar. Mabuting ilagay ang chandelier sa south corner ng inyong bahay. Ito ang lugar na kumakatawan sa fire kaya kailangan ay laging maliwanag. Makabubuti rin kung maglalagay ng chandelier sa gitna ng bahay dahil ito ay sentro ng earth element. Kung hindi ninyo kayang bumili ng chandelier dahil may kamahalan, maglagay na lang ng maliwanag o malakas na watts ng bumbilya. Iwasan ang paggamit ng chandelier na may bumbilya o design na parang patak ng luha. Tanggalin sa pagkakasabit kung meron kayo nito sapagkat puro kalungkutan ang inyong mararamdaman habang nakasabit yan. Ilan lamang po yan sa mga feng shui tips na maaari nating subukang gawin upang makamit natin ang swerte sa ating tahanan gamit ang ilaw. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.